God in His infinite wisdom, alam niya na solo lang si Adan, not just for a partner, kundi alam niya prone to attack si Adan. Kasi he was alone in the garden. Kaya pag isa ka lang, prone to attack and be defeated. Kaya in the mind and heart of God, it is not good for man to be alone. Sabi niya, I will make a helper or helpmate suitable for him. Hindi katulong, kundi kasama, kaagapay, katuwang. Bakit nilikha ng Diyos si Eva kay Adan? Hindi lamang para make a partner si Adan. Pero ang intention ng Lord, hindi lang para maging asawa ni Eva si Adan, kundi para may katuwang. At pagka-kinorelate mo yan sa Ecclesiastes 4 verse 12, two can stand back to back and conquer. Para may laban silang dalawa, laban kay Satan. At habang tayo po ay nakatayo sa presensya ng Lord, let's open our Bibles in the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 12. At sabi po sa NLT version Bible, let's all read together. Ready, go! A person standing alone can be attacked and be defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. And the Lord has blessed the reading of His word. Tayo pong lahat ay makakaupo na. God is good and all the time. Amen. Kamayan niyo po inyong katabi. Sabihin niyo po, I'm glad you're here. Amen. Lahat po ba'y masaya? Nandito tayo sa gawain ng Lord. Ayan. And we welcome everyone in this place. Ito po ang Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. At gayon din po sa ating mga nanonood via our live stream. Kayo po ay aming welcome and we pray that you stay tuned with us. Total, this is a Sunday at napakalaga na every Sunday we have time for the Lord. At ang pangako naman ng Panginoon sa Matthew 6:33, if we will seek first His kingdom and His righteousness, all that we need shall be added unto us. Kaya po, we invite you all to join us, no? Hindi lang online, kundi even face-to-face, lalo na kung malapit lang kayo dito sa 1832 San Marcelino Street, Malate, Manila. You are always welcome to join us every Sunday. Meron po tayong tatlong services, isa pong 7:30, isa pong 10:30. Ngayon po yon, yun yung laging naka-livestream. At saka mamaya pong alas 2 ng hapon. Let Sunday be always a date with the Lord. Amen po? Palakpakan nga po natin si Lord. Ito rin po yung kauna-unahang linggo sa buwan ng Mayo. So nakaka-apat na buwan na tayo, nasa ikalimang buwan na tayo, parang kailan lang. Pero the Lord has been so good and gracious to us. Amen po. At alam natin na matatapos natin ang 2024, kung di pa babalik si Lord, na matagumpay tayong nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. May problema man, ang mahalaga kasama natin si Lord. Amen po. Dahil pagkasama natin si Lord, hindi tayo kailangan matakot at mangamba. Amen po ba? At ngayon po dahil Mayo, we have another new theme, no? Every month meron tayong bagong tema at ito po ay halaw sa ating 45th anniversary theme na revival. Kaya po every month ay binibigyan ng emphasis sa ang revival tayo dapat magkaroon. At ngayong buwan ng Mayo, ang ating pong tema ay Revival, a Call to Unbreakable Unity. Sabi nyo nga yun, unbreakable unity. Ayan. So, manghalang ako sa Lord kasi instead of us talking about unity in the body of Christ or kung ano pa man, dito po ako nilagay ng Lord. Sabi ko, ito talaga Lord. Anyway, so, masunurin tayo sa Lord. Amen po ba? Ayan. Kaya ito po yung ating aralin. Ecclesiastes chapter 4 verse 12 sa NLT version, sabi niyan, a person standing alone can be attacked and defeated. Pagka isa ka lang, posible. Although syempre hindi naman lagi, no, pero pag isa ka lang, lalo na pag naglalakad ka sa madilim, tas ito lang, nako, yan ka po prone to ano, hold up, no, kasi wala kang kasama. Oo, alam nung mga masasamang loob, pag mag-isa lang, ito, hindi ito lalaban, ala siyang kakampi eh. So when a person standing alone, madali po siyang maatake at matalo. Pero pag dalawa, aba, pwedeng magtanggulan yan. Can
can two can stand back to back. Pwedeng pagdalawa o pwedeng ano, tinira ka, gaganting isa, no? Parang o, partner tayo laban sa isang kaaway. Kaya pagdalawa, yung naglalakad, medyo yung hold-upper ay medyo di magdalaw lang isip, di ba? Kasi dalawa kayo eh. Pero pag isa, nako, yun yung ina-atake. Dahil alam nila, mahina pag isa lang. Pero pag dalawa, ay lumalakas ang loob. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, katabi kita. Yung mag-isa. Amen po. Ayan. Pero sabi pa dyan, three are even better. Mas maganda yung tatlo. For a triple braided cord is not easily broken. Maganda yung dalawa kaysa sa isa. Pero mas magandang tatlo. Kasi pag tatlo, yung pinagsama-samang bugkos, ay mas mahirap silang maputol, mabali. So, a triple braided cord is not easily broken. So, dito ako nilagay ng Lord. So, I believe na merong gustong ipahiwating kang Panginoon at tayo naman ay handang makinig at tumugon sa kanyang mensahe. Amen po. So total, ito naman ay buong buwan ng Mayo. Kaya dapat wala tayong absent every Sunday. Amen po ba? Para we get to ano, to have a sequence or alam mo yon, yung serye patungkol dito sa unbreakable unity. Pero dito tayo gustong simulan ng Panginoon on the topic of unbreakable unity. So sabi ko sa introduction, and I believe it's from the Lord, pinaalala lang sa akin ng Lord. Kasi una, isa lang. Sunod, mas maganda yung dalawa kaysa sa isa. Pero mas maganda yung tatlo. Eh, paano yun? Isa lang ako. Wala akong asawa. Wala akong anak. Ako lang mag-isa. Adi, kawawa ako. I can be easily attacked and defeated. Pero syempre, hindi lang naman ganun yun. Amen po? Kaya, gara lang din po nito. Kaya, please bear with me as we all together journey through the study of the Bible today. Introduction. So, God created Adam. Tama po. And placed him in the Garden of Eden. Sabi yan ng Genesis chapter 2, 7 to 8. Sabi doon, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. So dito makita natin na ang Diyos ang may likha sa atin. Kagaya ng nabanggit ko noong nakaraan, di tayo galing sa unggoy. Kahit ang unggoy, ayaw tayong kilalaning God. Anyway, kasi kung galing nga tayo sa unggoy, dapat wala ng unggoy kasi nag-transform na into human being. Pero talagang may flow, sobrang laking flow nung teoryang yon na tayo galing sa unggoy. Kagaganda kaya't kagagwapo natin. Diba, no? Okay, so it was the Lord who created us from the dust. Pagka kinumpare nyo po ang Genesis 1 tsaka Genesis 2, parang ano yung inulit? Parang repeat. Pag binasa nyo yung Genesis 1, tapos Genesis chapter 2, parang repeat. Pero hindi, magkaibang paraan ng pagkukwento. Yung chapter 1 ng Genesis tells us the chronological order of God's creation, yung pagkakasunod-sunod. So una ang let there be light, and the light was. Tapos let there be a firmament, yung kalawakan. Pangatlo, sabi niya, yung tubig sa ilalim ng firmament, maghiwalay. Magsama-sama ang tubig para lumitaw ang lupa. So nagkaroon ng sea and land. Tapos sabi niya, oh, ikaw lupa, mag-bring forth ka ng mga fruit-bearing tree and trees that are pleasing to the eye. So kinakaing halaman at halamang maganda sa paningin. Siguro yung mga rosas, gumamela, santan, orchids. Good to the eye, yung mga palm trees, mga yun, mga ganun. Pero mga bungang pwedeng kain, mga punong may bunga na pwedeng kanin. Okay? Ikatlong araw, eh tama, ika-apat na ba? Sandiman na, apat na. Sun, moon, and stars. Then fifth, yung livestock. Yung papawid na animals. At saka, hindi pang ano yata yun. Nalito na po ako. Basta yung... Yung Genesis po ng chapter 1 is the chronological order, yung pagkakasunod. Kaya on the sixth day, God created man. Tapos on the seventh day, pahinga. Kaya talagang hindi tayo ginawa ng Lord para magtrabaho. Kasi holiday ka agad, kinabukasan. Alam niyo yun? Sixth day tayo, ika-anim na araw tayong nilikha, tapos kinabukasan, holiday. Tama, no? Kasi yung holiday, it's our time with the Lord.
So hindi lang siya pagpapahinga, kundi pamamalagi sa presensya ng Lord. Kaya pag Sunday talaga, hindi ka lang dapat mahaba matulog. Wish ko yan eh. Joke lang. So pag Sunday, hindi ka lang dapat mahaba matulog. Kundi pag Sunday, punta ka sa church. Kasi kaya tayo nilikha to spend time with the Lord. Tama ba? Otherwise, Linggo tayo nilikha para Lunes trabaho kayo, di ba? Eh hindi eh. Ika-anim na araw tayo nilikha para kinabukasan, time with the Lord. Kaya sabi mo sa atawin mo, congratulations! Tao ka talaga. Palakpakan nga natin si Lord. Yung mga animals, ibang araw, hindi, parang panlima nga rin ata yung animals. Nalito lang ako sa numbering. Anyway, pagdating ng chapter 2, creation story rin, parang ang dat, pero ang dating, man is the center of God's creation. Pinakita dito yung mas detalyadong pagkakalika ng Diyos sa tao. Kagaya ng binasa natin na kumuha ang Diyos ng alabok, tapos hinulman niya sa tao, inilapit sa kanyang ilong at hiningahan. Tsaka lang nabuhay yung tao. Kasi God breathed into the man dun sa katawan, sa flesh, yung breath of life. And man became a living soul. Ibig sabihin, may soul na siya, pero nagkaroon siya ng paggalaw nung sinangkapan ng Lord ng kanyang hininga, which is the Spirit of God. At nilagay siya sa isang garden. The Lord planted a garden in the east. So yung Garden of Eden, may garden. So yung Eden, malawak siyang lupain, bahagi lang yung garden. At doon inilagay ng Diyos ang tao. Pero solo pa lang siya. Pero sabi ng chapter 2 verse 18, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So nung nilagay na ng Diyos si Adan, solo lang siya eh. Alam ng Lord may atake. Amen ba? Te, bago nilikha ng Diyos ang tao, nagrebelde na si Satan sa langit. The Bible would tell us, especially in the book of Ezekiel at saka ni Isaiah, na itong si Satan ay dating si Lucifer, na head ng music ministry sa langit, na nagrebelde sa Diyos kasi gusto niyang maging kagaya ng Diyos, which is impossible. Because God is the creator and angels are just created being. Nakalimutan niyo ni Satanas. Palibasa, nagkaroon siya ng hydrocephalus. Lumaki yung ulo niya. Kasi kitang-kita niya how God is worshipped by the holy angels at sangkater ba yung anghel na yon. At nainggit si Satanas at siya ay nag-desire na siya rin ay sambahin. And so pride was found in the heart of Lucifer. And he rebelled against God. And he even encouraged his fellow angels who were under him to join him. At sila po ay nagkalas, nagkudita sa langit. Pero syempre, may tatalo ba sa Diyos? Syempre, wala. So, palpak yung kanyang kudita. And the Lord drove them out of heaven. At napunta sila sa earth at the time na hindi pa nililikha ng Diyos ang tao. Amen po? So when God created man, at ito po ay pinaniniwalaan ng maraming mga Bible scholars, nung nilikha ng Diyos ang tao, alam na nang nandito na si Satan sa mundo. So nauna si Satan kaysa sa atin. Amen po? Pero kahit mauna siya, mahalaga kasama natin ang Lord. Amen po ba? But God in His infinite wisdom, alam niya na solo lang si Adan, not just for a partner, kundi alam niya, prone to attack si Adan. Kasi he was alone in the garden. Kaya doon pinaisip ng Lord na, kaya pag isa ka lang, prone to attack and be defeated. Kaya in the mind and heart of God, it is not good for man to be alone. Sabi niya, I will make a helper or helpmate suitable for him. Hindi katulong, kundi kasama. Ka-agapay, ka-katuwang, ayun. Hindi katulong, kundi katuwang. And from, pagka binalikan natin yung Ecclesiastes 4:12, bakit nilika ng Diyos si Adan, ay si Eva kay Adan? Hindi lamang para may ka-partner si Adan. Kaya yung mga walang partner, okay lang yun. Amen po? Appear tayo. Pero hindi sumakit ang ulo ko. Okay po. So, yung
pwede talaga nating tignan na for partnership, no? Pero pagka looking the scenario based on Ecclesiastes chapter 4 verse 12, kaya dinilika ng Diyos si Eva, it's not just for partnership, para lang bigyan ng way yung katulad nating mga eunuch or mga parang si Paul lang, si Pablo, na hindi nakapag-asawa. Pero may kasama. Pag sinabing kasama, not necessarily asawa. Maraming tao sa mundo na walang asawa pero may companion. Iba yung kinakasama, ha? Iba yon. Pero kahit wala kang asawa, meron tayong mga kaibigan. Ako, ang dami kong kaibigan. Amen po? Tapos, salamat din sa Panginoon dahil bukod sa ating biological family, meron tayong spiritual family. Ikaw yun at ako. At ito po ay sobrang appreciated lalo ng ating mga OFWs. Kasi hindi man nila kasama yung kanilang mga biological family, pero sa church nakasumpong sila ng extended family. Na kahit wala yung nanay at tatay nila, sa church may mga nanay at tatay. Ako rin. Dahil wala na akong nanay at tatay, nasa heaven na because they received Jesus as Lord and Savior. At yung mga kapatid ko may sarili ng mga pamilya, and I'm so happy for them. I live alone in my house, pero pag nasa church ako, dami kong tinatawag na nanay, ang dami kong tinatawag na tatay, ang dami kong tinatawag na ate, kuya, at bunso. Amen po? May younger brother or sister, may older brother or sister. Amen po? So yung ganung tipo na hindi talaga dapat na isipin mong mag-isa ka lang dahil wala kang asawa at anak. Hindi. May kapatid ka. May pinsan ka. May pamangkin ka. Pwede ka nga mag-adapt eh. Yung iba nga, ina-adapt aso eh. Yun yung kumpanya nila eh. If that will make them happy, okay lang naman. Pero ang intention ng Lord, hindi lang para maging asawa ni Eva, si Adan, kundi para may katuwang si Adan. Amen po ba? At pagka kinorelate mo yan sa Ecclesiastes 4 verse 12, two can stand back to back and conquer. Na pwede nating sabihin na kaya din binigay ng Diyos si Eva kay Adan para may laban silang dalawa, laban kay Satan. Na alam ng Lord, one day will tempt them both. Talang, alay, talo eh. Bakit? Kasi si Eva lang yung nagsalita, tahimik si Adan eh. Diba? Talagang nanghihinayang ako pat hindi ko binasa yung librong na encounter ko one time, The Silence of Adam. Ba't ba hindi ko yung binili, no? Kasi paulit-ulit kong nababanggit na meron akong nakitang libro na ang title, The Silence of Adam. Kasi nung kinakausap ni Satanas, yung ahas, si Eva, tahimik ang Adan. Hindi siya nagsalita. Pero ang dapat, back-to-back sila na inaatake si Satan para hindi siya naka-score. Eh, ang dating si Eva lang. Amen po ba? Di naman sinabing wala doon si Adan. It was perceived that Adam and Eve were together when the devil spoke to Eve. Kaya lang it was just Eve who was speaking, who was answering the devil, at si Adan ay silensyo. Pero kung bumanat sana si Adan, up, ang gagalawin niyan, asawa ko yan. Anong kasinungalingan sinasabi mo? Dapat may pagtatanggo, dapat back to back. Amen po ba? Kaya kung kayo'y may partner, may asawa kayo, ay, very good kayo. Two are better than one. Para pag yung isa mahina, aba, andiyan kayo paano magpalakas. Amen po ba? So, dapat pareho kayong nakatayo. Na kung yung iba man ay yung isa man ay nanghina, andiyan kayo para umagapay. Hindi yung natumba na nga, tapadyakan mo pa. Siyempre, hindi. Amen po ba? So, ang plano ng Lord, kaya dalawa yung nilikha niya, is so that they can stand back to back and conquer. So anong nangyari? Sabi ng next slide, God intended Adam and Eve to conquer the devil's snare, but they failed. Why? Because they did not ask God's help. Siya yung pangatlo eh. Amen po ba? Na-gets niyo po? Parang hindi eh. Palapakan po natin si Lord.
It's possible dapat kasi, at mas maganda dapat kasi, yung dalawa, kinakausap ni Satan. Pwedeng-pwede naman, no? One way of looking at the story, no, na si Adan, nag-call, God help us! The devil is tricking my wife! Hindi eh. Tahimik lang si Adan eh. Kaya pag alam mo yung tama, tapos nanahimik ka, naku! Ano ka, accessory to the crime. If you can do something, why not do it? Diba? Sabi yan ng James na if you know what to do, but you did not do it, you sin. At sinabi rin niya ni Edmund Burke, for evil to triumph is for good men to do nothing. So alam mong tama yung dapat mong ginagawa at alam mong dapat may tama kang gawin, pero hindi mo ginawa, ikay nagkakasala. So si Adan, this could have changed the story kung nag-uusap si Eva at si Ahas, biglang etong si Adan ay, Lord, saklolo! O, God, help us! Di po ba? Amen? God, they could have asked for God's help and the Lord will be more than willing and very ready to assist them. Pero hindi eh. Parang silang dalawa lang. Parang kaya nila. Parang di nila kailangan ng Lord. Parang they can decide on their own. But how wrong they were. Amen po. Kasi ang intention ng Lord, mag-back up yung dalawa at kung di nila kaya, call on the third party. And that is the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Man needs God. Can you say amen? And He is the third cord that will make man unbreakable. Kung andun ang Diyos sa gitna nila, tinawag nila, and ibang-iba sana ang kwento. Nonetheless, nangyari na. Ang maganda lang at ang dapat na matutunan natin, let us never commit the same mistake. Pag isa ka lang, call on God. Sa gitna ng problema at pagsubok, ay naan. Pag dalawa kayo, tawag pa rin sa Panginoon dahil kahit dalawa kayo, kulang pa rin. Kasi kailangan natin ang Panginoon. Amen po ba? And in every area, in every aspect of our lives, we need to be unbreakable. Saan? Sa ating personal dealings in life. Lahat tayo may pinagdadaanan. Tama po? Individually, personally, merong problema. Ito, individual ah, meron problema pera, finances, utang. Ako rin, nagkaroon ng utang na malaki eh, sa credit card. Sobrang laki, hindi na ako nakapagkakatulog kasi may demand letter na ako. Eh, first time ko yun. Hindi na ako makatulog, iyak na ako ng iyak. Lord, tingin pera. Hindi ko na nakaya, buti na lang may nanay ako, may mga kapatid ako. Bakit nga hindi ko sinabi kay Papa? Basta hindi ko nasabi kay Papa, nasabi ko kay Mama at sa mga kapatid ko. At sila yung tumulong sa akin, mabayaran yung utang ko. Kaya biyaya ng Lord ang pamilya. Amen po? Pero lahat tayo may pinagdadaanan, personal. Minsan yung identity crisis natin, lalo na ng mga kabataan. Lahat po ng kabataan, hindi lang kayo ang dumadaan sa identity crisis. Lahat po ng tao dadaan sa identity crisis. Sino ako? Ba't ako nandito? Anong papel ko sa mundo? Anong dapat na contribution ko? May iko-contribute ba ako? Pag hindi mo yan nasagot sa iyong kabataan, delikado ka. Kasi maghahanap ka ng ibang solusyon sa maraming bagay. Kadalasan, namamali. Maling barkada, maling pananaw, maling payo. Kaya namamali ang buhay. Pero may tamang pagharap sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Wala na po talaga tayong magagawa habang andito po tayo sa lupa. May problema tayo, may pagdadaanan tayo. And we need to be unbreakable. Kasi pag na-break tayo dyan, di na natin makikita kung ano pa yung mga dakilang plano ng Lord sa ating mga buhay. Pwede tayong bumaksak, pwede tayong manghina, pwede tayong magpatalo na lang sa buhay. At mabuhay na api, kinakawaw, walang sariling disposisyon, at hindi yun ang kalooban ng Panginoon. So even in our personal dealings, God wants us to be unbreakable, na kahit may problema, nakatayo pa rin. Kahit may pagsubok, babangon pa rin.
Amen po? Kasi it is God's will for us to be unbreakable. Pangalawa, we need to be unbreakable in our family relationship. Susubukin ng pamilya, mag-asawa. Dami sa panahon natin ngayon, naghihiwalay. Lalo na pagka pinayagan niyang divorce bill. Kasi ngayon pa nga lang na hindi pinapayagan, dami na naghihiwalay. Even because of petty things, maliliit na bagay. Nagkamali lang ng pindot sa toothpaste. Walay na tayo. Naalatan lang ng sinigang. Naging paksiw. Hiwalay na yan. Diba? Kumbaga, ang daling sumuko sa buhay. Pero pag-iisipin natin yung mga anak, yung future ng mga anak, ano eh, lalaban pa rin tayo eh. Hindi tayo basta-basta bibigay at susuko. And we need to be unbreakable in our family relationship. Kasi it's not just about the two of you. It's also about the family that you're building. Yung pamilyang sinusubukan yung buuin na umpisa pa lang, eh sinira niyo na kasi gusto niyo na kaagad mag-quit. Kung ang buhay puro pagkukwit, wala tayong mararanasan. Amen po? Dapat nilalaban ang buhay. Hindi natin kayang labanan, pero dapat nilalaban. Hindi sinusukuan. Amen po ba? Kasi bawat bahagda ng buhay natin at may pagsubok at ito'y ating napagtagumpayan, nadadagdagan yung ating pagkatao, yung value natin, and even yung ating karunungan, kaalaman, yung ating maturity. Kaya problems were God-given. Para sa magitan ng mga pagsubok, problema na yon, we realize we really can't live by ourselves and be victorious. We need God. And we need one another. Amen po. So dapat ilaban natin yung mga relasyon natin. Huwag natin basta-basta isusuko. Lalo na kung kayo ay isang pamilya, alang-alang sa iyong anak, alang-alang sa future ng inyong mga anak. Kasi ang pinakasobrang affected sa pagsira ng pamilya ay ang mga anak. Bumababa yung kanilang self-esteem at nagkakaroon sila ng isip na it's siguro dahil kasalanan ko. May ganun silang, may demonyo pa, na sulsol, no? Inject ng negative and evil thoughts. Lalo na sa mga bata, dahil hindi pa nila alam yung tama't mabuti. And they will be bombarded by these negative thoughts from the devil. At kung wala yung magulang, for them to realize, to help them realize na problems are part of life, tapos sumuko kagad yung magulang, and what will become of our children? So sila rin, madali rin silang sumuko. So wag bibitaw sa pamilya. Ilaban natin yan. Amen po ba? Kasi God wants us to be unbreakable even in our relationship. Pangatlo, church fellowships. Wag tayong tumulad sa iba na hindi lang nagustuhan yung pastor, nag-iba na ng church. Wag tayong tumulad sa napagalitan lang, umalis na. Total, marami namang churches dyan. Hindi eh. Gusto ng Lord kung saan kanya tinanim, doon ka magstay, doon ka mamunga, doon ka yumabong. Unless the Lord will place you somewhere else. But let it be God's decision, not yours. Hindi dahil sa isang sitwasyon, di ba? Talagang gusto ng Panginoon, may loyalty tayo. Tama po? Because loyalty is an attribute of God. Dahil ang Diyos ay loyal, tayo ng mga anak niya at mananampalatay niya, dapat meron ng spirit of loyalty. Na hindi lang sa isang pagkakamali o isang pangmaling misunderstanding eh, nag-quit na tayo. We should also preserve our church relationship, our church family, our church fellowship. Di ako atin dyan, andun yung kinasasamaan ng loob ko. Ayoko nang pumunta dyan dahil ganito, ganyan, ganun. Eh, para saan pa yung sinabi ng Hebrews 12:2? Looking unto Jesus, the author, the finisher, the perfecter of our faith. Kasi nakatingin ka sa tao. Di ba may illustration nga dyan? So meron na isang Kristiyano nagsabi sa pastor, Pastor, ilipat na po ako ng church. Bakit naman? Eh kasi, biro mo nakikinig ako dito yung sa likod, ang ingay-ingay. Dahil nakakonsentrate. Kaya ayoko na, gusto ko yung tahimik na lugar. Ano pa, marami pastor eh, ganito, ganyan, ganito. Ay, ganun ba? O sige, ganito na lang, papayagan kitang umalis, hanap ka ng full gospel din na church sa isang kondisyon. Ano yun, pass? Kuha ka ng bowl.
Ano ba yung bowl? Mangkok. Kunin mo ng tubig. Tapos, umikot ka sa church. Ang goal mo, walang matulo na tubig. Kailangan nakaikot ka na yung bowl ng bowl na hawak mo, walang nabawas na tubig. Kaya mo ba yon? Pagkatapos nun, pass, pwede na kumain. Okay. Sige. Kumain ng mangkok, bigyan ng tubig, at siya ay dahan-dahang naglalakad. Noong una, nagmamadali siya, pero pinatatapon, kaya dahan-dahan siya. Doon lang siya nakatingin. Siya nakatingin sa paligid. Doon lang siya nakatingin. Not naingat siya. Walang matapong tubig para makaalis na siya. Joke lang. Hanggang sa nakarating siya at balik siya sa pastor. Pastor, tapos na. Ano nangyari? Wala naman pong masyadong natapon. Meron lang kasi nung una nagmamadali ako eh. Pero nagdahan-dahan ako. Talagang nakafocus ako. Titig na titig ako dun sa mangkok na walang matapong tubig. Ano nangyari? Wala nga pong natapon. Bakit? Eh kasi wala akong pinansing iba. Wala akong tinig ng iba. Doon lang. At yun pala yung lesson ni Pastor. Para maka-accomplish ka, para mag-grow ka in the faith, para ma-meet mo yung gusto ng Lord na maranasan mo, focus on the Lord. There will be many distractions of the enemy, even sa loob ng church. Kasi lahat tayo, hindi perfecto. Amen po? Kahit na ako, may makita niyo ang aking kahinaan. Ay, si pastora pala, ganoon. Ayaw ko na sa pastorang yan. Iba na lang. So yun, kung sa tao tayo nakatingin, ay, magiging church hopper tayo. We'll go, we'll jump, we'll hop from one church to another. Naghahanap ng perfectong church. Kasi wala nun. Lalo na pag pumunta ka, lalong di na perfect yun. Andun ka, joke. Kasi lahat tayo imperfect. Pero, ang gusto ng Lord na tayo ay maging channel ng kanyang biyaya na dahil sa atin napapreserve yung church. Na hindi tayo gatong. O nga, ang kristyanong yan, o nga. Ay, pareho tayo. Yan din yung naramdaman ko eh. Gatong. Ayaw nun ng Lord. Gusto ng Lord tayo ay peacemaker. Sabihin nyo, peacemaker ako. Sabi mo sa katabi mo, peacemaker ka rin. Oo, di tayo naghahaman ng away. Tayo yung, shh, quiet. Ganon, amen. Tayo yung, ayusin natin yan para sa Panginoon. Amen po ba? Kasi we should also be unbreakable in our church fellowship. Kasi ayaw natin na isang araw pagdating natin kay Lord. O anak, ba't di ka nagpagamit sa Panginoon? Bakit lipat ka ng lipat ng church? Dapat ito yung plano ko sa iyo eh. Dapat pastor ka eh. Ha? Talaga pa? Talaga pa? Talaga Lord? Magpapastor ako dapat? Oo, ito yung plano ko sa iyo eh. Magpapastor ka. Papadala kita sa ibang bansa. Eh, ba't di natuloy? Bakit nga ba di natuloy? Ba't di ka na umaten kasi? Eh, kasi natisod ako eh. Kasi yung pastor, di ako namayan. Naiinis ako dun sa pastor, Lord. Di na ako umaten dun. Sa iba na lang. Dun sa pastor na pinapansin ako. Sa iba pala motibo. Sabi ng Lord, kung nagstay ka dun sa church, dapat umaten ka ng Divided Bible Seminar. Tapos umaten ka ng EGR. Tapos tinapos mo hanggang re-encounter. Pagkatapos magkakaroon ka ng work. Tapos yung work mo, may channel abroad. Pagka, di sanang hinayang ka ngayon, no? Kasi nagpa-distract ka. At marami mga Kristiyano, hindi nila naabot yung dakilang plano ng Diyos kasi nagpa-istorbo sa bulong ng kaaway. Pero kung nakafocus tayo, dapat unbreakable tayo, eh ano, kung nakita ko yung kahinaan ng taong ito, di naman ako naglilingkod sa Diyos dahil sa Kanya, ako'y naglilingkod sa Panginoon. O, di na-meet mo yung iyong ano, na-meet mo yung iyong destiny, at ika'y gagamitin ng Lord mightily, beyond your ability to think, to pray, and imagine. At pupunta tayo sa langit na, well done, good and faithful servant. Palakpakan natin si Lord. Kaya ilaban natin. This is our church. This is where the Lord placed us. It will be the Lord who will take you out of this place kung hindi ka dito. Pero the Lord will make sure na even if alisin ka niya dito, dadalin ka niya sa isang lugar na mas tataas pa yung iyong spiritualidad.
because God works in an ascending manner. Philippians 1:6, yung sinimulan niya sa'yo, itutuloy niya. Basta magpatuloy ka rin. How can God continue what He had started in you kung bumigay ka kaagad? So dapat, kapit tayo sa Panginoon. Ang Philippian church, from day one that Paul met them, remained with Paul, kahit hindi na nila kasama si Paul, nagtuloy sila sa Panginoon. At lagi nilang hinahanap, asan si Paul? Asan si Paul? Nagsisend sila ng financial aid kay Paul. Hindi nila nilibayan si Pablo, kahit iba na yung kanilang pastor. Kasi nagtuloy sila sa sinimulan ng Lord sa kanilang mga buhay. Tayo rin po. Let us continue what we had started in the Lord. And make sure na it will be leveled up. Dapat pataas, hindi pababa. Amen po ba? Sa Kristyanismo, dapat pataas. Pataas yung ating intimacy kay God. Pataas yung ating knowledge about the Lord and His grace in our lives. Pataas yung level ng ating paglilingkod. Hindi dapat pababa. Lalo na't malapit nang bumaba si Lord sa kanyang ikalawang pagbabalik. Amen po? Palakpakan natin si Lord. And we should be unbreakable sa ating spiritual lives. Kasi ito ang may bearing for eternity. Yung inaral natin last week, tandaan nyo pa ba? Kayo rin yun, di ba? That there are crowns in heaven that the Lord is preparing for us. Kaya hold on to what you have, sabi ni Jesus, so that no one will lose their crown. Yung spiritualidad mo, alagaan mo. Kung inaalagaan mo yung relasyon mo sa boyfriend mo, girlfriend mo, sa asawa mo, lalong ingatan mo yung relasyon mo kay Jesus. Kasi meron itong eternal value. Huwag kang papayag na yung relasyon mo kay Jesus, ipagpalit mo sa anumang bagay sa mundong ito, masyado ka nang nahihirati. Lalim nun, ha? Masyado ka nang naaliw sa maraming bagay at nawawalan ka na ng gana sa pagbabasa ng Bible, pagpipray, pag-attend ng church. Delikado yon. Hanggang sa ma-realize mo, talagang wala ka ng gana. Dati, namimiss mong hindi umatin. Kulang yung linggo ko pag di ako umatin. Pero pag nasanayan mo na yan, hindi mo na yun ma-feel. Hanggang sa wala na rin. Ala ka ng appetite. Kaya bantayan natin yung ating spiritual life. Saan ka na-excite? Saan ka kinikilig? Sa artista? Sa singer? Saan ka kinikilig? Saan ka excited? Excited tayo kasi ating isi-celebrate ang ating 32nd anniversary. Jael San Marcelino Malate, Manila will celebrate her 32nd anniversary. It's coming June 30. And what makes it more exciting, syempre si Lord, pangalawa, ang ating pong pinagpipray na speaker at pumirma na siya ay si Pastor Joey Crisostom. O, di ba na ang kaitsay? At ito po ay gagawin dyan sa GSP Auditorium, dyan sa Along Paura, bago magta, lapit sa Paco Park. So we should all be excited for this. Amen po ba? So saan ka na-excite? Sa December kasi may 13th month. 14th month, ha? Saan ka na-excite? Na-excite ka ba kasi may darating kang Shopee? Saan ka na-excite? May balikbayan box ba? Saan ka na-excite sa pagdating ni Lord? Kaya hinahanda mo yung sarili mo kasi malapit na siyang dumating. And you should all be prepared to His coming. Let's be unbreakable sa mga bagay na ito. Kasi at stake is our eternity with the Lord. Amen po? So how to be unbreakable? Basahin natin. Number one, ang hina naman. Ulit. How to be unbreakable? Number one. Number two. Number three. Ayan. So in short, unite with God. Kung in-invite sana ni Adan si Lord, Lord, oh, may umaaway sa amin. Gusto niya kaming i-disobey ka. Diba? That could have been the prayer of Adam. Kasi sabi ng Bible, it was Adam ang kausap ng Lord nung binigay niya yung utos na huwag kayong kakain ng bunga na nasa gitna ng halamanan. So para ang dating, when God gave the command, ala pa si Eva. So ang nakatanggap ng utos ay si Adan.
Hindi malinaw, hindi sinabi kung sinabihan din ni God si Eva. Pero I'm sure sinabihan ni Adan si Eva. Kasi alam ni Eva na bawal kainin. Ang problema nga lang, nadagdagan. Sabi ni Eva, kahit hawakan, bawal. Wala naman sinabing bawal hawakan. Ang translation kasi sa Tagalog, baka kami mamatay. Bawal naming hawakan man lang dahil baka kami mamatay. So may dagdag bawas. Why? Kasi nga it's possible na hearsay lang. Yung natanggap ni Eva was not a direct command from God. Sabi ng ilang mga Bible scholars. Amen po? So ang talagang direktang nakatanggap ng utos ay si Adan. But it's possible na Adam relayed the command kay Eva. Nga lang si Eva may dagdag bawas. Bawal naming hawakan. Baka kami mamatay. Samantalang ang sabi ng Diyos kay Adan, makakain niyo lahat ng halaman, bunga ng halaman dito sa halamanan, malibang lang yung nasa gitna. Bawal niyong kainin dahil kayo ay mamamatay sa oras na kainin ninyo yung bunga ng bungang kahoy na yan. Pagdating kay Eva, totoo ba, sabi nung ahas, bawal kayong kumain? Nagkakas kasi ng doubt si devil, si Satan. Nagkakas siya ng doubt. Totoo ba? Yung tanong na tanong kaagad na, totoo ba? Yung mga ganyang tanong eh, nagkakas siya ng doubt. Totoo ba, bawal kayong kumain dito? Sabi ni Eva, hindi oh. Hindi naman. Pwede namin kainin lahat. Huwag lang itong nasa gitna. Bawal namin hawakan. Baka kami mamatay. And then the devil said, hindi totoo yan. Biro nyo gawing sinungaling ni Satanas ang Diyos. Tapos ba lang sinasabi si Adan? Di ba dapat, Lord, oh, yung utos mo, binabali ni Satan. Adam could have invited God. And Adam could have involved God. Lord, come in between us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Sabi ng panalangin ni David. Pero silent nga si Adan. And dapat nag-innovate si Adan at si Eva. Alis na tayo dito, wag na tayo magtagal dito. Amen? Hindi, they lingered. They conversed with the devil. Kulang sila, dalawa lang sila, wala ang Diyos, talo talaga sila. But if God is for us, yun ang problema, hindi nila in-invite si Lord. At ganito rin ang mangyayari sa atin. If we fail to invite the Lord, if we fail to involve God sa ating mga kinakaharap, kailangan natin ng Diyos. Gusto lang niya yun na hanapin natin yung kanyang presensya. Tawagan mo siya, lumapit ka sa kanya. Kasi yun ay pag-amin na hindi natin kaya. And the Lord is to the rescue dahil patutunayan niya. Tatlo na tayo, anak. Amen? Palakpakan nga po natin ng Lord. So in short, how to be unbreakable, we should unite with God. Kailangan kasama natin ang Diyos. Amen po? So how to unite with God? Number one, letter U, understand that apart from Him, we cannot do anything. Kulang tayo kung wala siya. Kanta yun na. Kulang ako kung wala ka. Lalo na si Lord. Tayo man ang pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamalakas. Kulang yan sa mga hamon ng buhay. Kahit mayaman, nagkakasakit. At kahit mayaman, di niya kaya yung mga gastusin. Amen po? Diba nakakarinig tayo noon? Mayaman yan eh. Kaya lang nagkasakit, kaya naghirap. Kasi hindi security ang kayamanan. Yung kalakasan, di mo rin kayang panghawakan yan. Kasi ang tao, may kalakasan, meron din kahinaan. At, syempre, yung karunungan, kulang din ng ating kaalaman. Kaya we need the Lord. Amen po ba? So, lagi nating intindihin, kahit tayong pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamalakas, hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Sabi yan ni Jesus, John 15:5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Amen po? Hindi, wala tayong
pwedeng panghawakan sa mundong ito. Diba? Sabi nga ni Job, hubad tayong pinanganak. Walang baby na paglabas may cellphone siyang bit-bit. Walang baby paglabas may 1,000 piso siyang hawak. Pinanganak siya, alang laman. At lahat ng inililibing, alaring hawak yung kamay. Kahit may ipahawak dyan, di niya mabibit-bit sa kabilang buhay. Wala tayong dala, papunta rito, wala rin tayong mabibit-bit. Kundi si Jesus. Amen? Revelation 3:20, I am standing at the door of your heart knocking. If anyone hears my voice and open the door, I will come to him and dine with him and he will with me. Pag pinapasok mo si Jesus, hindi ka na niya iiwan. Kahit sa kabilang buhay, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, unite with God so that we will be unbreakable. At dapat unawain natin at intindihin natin lahat ng meron tayo kulang. Dahil lang Diyos lang ang ating kailangan. Amen po ba? We can do all things through Christ who strengthens us. But without Jesus, we are nothing and can do nothing. Amen po? Pangalawa, nurture, alagaan natin yung relasyon natin sa Kanya. Sabi ni Pedro sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Kasi ito yung last words ni Peter sa kanyang last book, sa kanyang last chapter. Amen. Grow in the grace. Alagaan natin yung relasyon natin kay Kristo. Kasi pipilitin niyang sirain ni Satanas. Pipilitin niyang i-distract ka. Maraming kaway ng sanlibutan. Kesa umatin ka ng church, matulog ka na lang. Kesa magbasa ka ng Bible, mag-Netflix ka na lang. Kesa mag-pray ka, mag-ML ka na lang. Diba? Ang daming kaway ng sanlibutan. Bagay, hindi nauso yung ML, no? Ano na ba ngayon? Mga TikTok. Mga sayaw. Basta ang mundong ito ay lagi kang kakawayan. Eto gawin mo, mas masaya dito. Boring sa church. Boring mag-pray. Boring umaten. Alaga lang, ha? O sige, kung boring sa'yo ang church, ang pananalangin, malamang mabubore ka sa langit. Kasi sa langit, puro yun fellowship. Puro yun pagchichikahan ng mga Kristiyano. Puro yun paglapit sa Panginoon. Puro yun pagsamba sa Lord. Kaya kung nabubore ka nga sa church, malamang di nga bagay sa'yo ang langit. Ang problema, saan ka bagay? Heaven will be our eternal abode sa mga Kristiyano na mahilig magbasa ng Bible, mag-pray at umattend sa church. Kasi doon natin makikita yung sinasamba natin, yung minamahal natin, yung pinaglilingkuran natin. Kung di natin siya namimiss, malamang di tayo bagay doon. Sige, gawin mo yung gusto mo, mag-Netflix ka dyan, mag-mall ka ng mag-mall, mag-sine ka ng mag-sine, maglaro ka ng maglaro. Kasi hindi ka doon nabubore, no? Pag sa church, nanto ka. Pag sa church, nabubore ka. Hindi ka nga bagay sa langit. Sige, naawa kami sa'yo eh. Baka mabore ka sa langit. Kaya enjoy mo yan. Joke lang. Pero di ba, kung sa palagay mo hindi mo feel ang church, you should do something about it. Kasi hindi yun normal sa Kristiyano. Abnormal yung sa Kristiyano. Abnormal yung Kristiyanong tamad mag-pray. Abnormal yun. Abnormal sa Kristiyanong tamad magbasa ng Bible. Abnormal yun. Abnormal sa Kristiyanong tamad umaten ng church. Abnormal po yun. Do something about it. Otherwise, pagbalik ni Lord, kakapain ka, ko, ang labnaw, ang lamig. Susukan niya tayo. Pero pag mainit tayo, langit tayo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Nararamdaman mo naman yun eh. So
So pag nararamdaman mong nanghihina ka, huwag kang papayag. Kasi hindi yun normal sa mga Kristiyano. Dapat tayo ay revived, maalab, nag-aalab, nag-aapoy sa ating desire to know the Lord and to nurture that relationship with Him. Dapat hindi lang tayo Sunday Christian. Amen? Dapat umaten tayo ng prayer meeting. Bukas, centralized po dito. Dito lagi po, every first Monday of the month, we gather with our fellow brethren dito sa District 5. Naka-live stream din naman po yan. Pero maganda, andito tayo hanggang kasha. Amen? Tapos, pag nakita ng Lord, aba, hindi na kasha yung mga anak ko sa BTC. Lord, pengi mas malaking lugar. Diba? Pero pag sabi ng Lord, konti lang kayo, hindi nyo nga napupuno, dyan lang kayo. Diba? Kasi nga tinatamad ng iba, nagkakasya na lang nanonood. Matibad ba sa langit? Ang tamaan? Sa pool. Bullseye. Ang sabi po ng Hebrews 10:28, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Tapos na po ang pandemic. Nung pandemic lang, online. Ngayon po, wala na pong pandemic. Pwede na pong mag-face-to-face. Lalo't malapit lang po tayo. Iba pa rin po yung nakakadaupang palad natin ang bawat isa. At nakakatulong po ito to strengthen our relationship with the Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Ikatlo, to unite with God para unbreakable po tayo, intentionally serve Him. Alam nyo bang may mas malaking posibilidad na kasama ka sa rapture pag active ka sa church? Bakit? Diba ako, pastor ako, no? Kailangan kong magbasa ng Bible. Kailangan kong mag-aral. Kailangan kong mag-pray. Anong ibibigay ko sa inyo? Hindi ako nag-aral. Hindi ako nag-pray. Alam nyo yung parang may push. Ha-attend ako. Ako pala opening prayer. Alam nyo yung ganon? Gets nyo po? Ay, a-attend ako kasi ako yung sa usher naka-assign. Ay, atin ako kasi ako yung projector. Pag busy ka sa church, parang hindi lang basta force you are, sabi na natin, naobliga kang pumunta. But it is for your own good. Tama po? Mas napupursige kang magbasa ng Bible, umaten, pag active ka sa church. Kasi meron kang responsibilidad. Kesa sa wala kang responsibilidad, kaya umatin ka, kaya hindi, okay lang. Kasi wala ka namang assignment. Pero pag active ka sa church, uy, kailangan nandun ako eh. Di ba may joke? Ay, nagsang Kristiyano. Ma, hindi ako atin ng church. Anak, hindi ka pwede mong ma-absent Sunday ngayon. Nay, nanto kasi ko, gusto pang matulog. Anak, hindi pwede. Anong gusto mo ako na mamamalansya ng damit mo? Ipe-prepare ko na yung breakfast mo, anak. Ma, sige na, ngayon lang naman. Ngayon na naman Sunday, hindi ako atin. Kasi nga tinatamad ako, inantok pa ako. Ay, hindi nga po pwede. Bakit may hindi pwede? Ikaw yung pastor. Palakpakan nga po natin si Lord. Joke nga po yun. Pero di ba, ang cute lang. Yung pastor yung tinatamad mo. So, ibig sabihin, pagka meron kang responsibility sa church, mas naobliga kang gawin yung dapat mong gawin. Kaya intentionally serve the Lord. Magpagamit tayo kay Lord. Pas, gusto ko pag Sunday, hindi lang ako aaten. Gusto ko may ginagawa ko. Ang daming pwede gawin sa church. Wala pong display sa church na, sorry, no vacancy. Lagi pong may bakante sa ating lahat. Kailangan namin ng mga ushers, ng mga SOS. Kailangan natin ng mga projectionist, ng tutugtog, ng kakanta, ng magbabackup. Kailangan natin ng mga intercessors. Kailangan natin ng mga Bible teachers. Kailangan natin ng mga manggagawa. Kasi po, kung kayo ay may calling sa'yo si God, halimbawa, ang calling sa'yo ni God, gusto kanya palang maging drummer, eh hindi ka nagpapagamit. Kaya yung drummer, pagod na pagod. Kasi dapat dalawang tao gumagawa ng trabaho niya. Hindi. Dapat, oo, nag-get nyo, no? Kasi dapat ikaw yung karelyebo niya. Eh, ayaw mo magpagamit. Yung trabaho mo dapat, ginagawa niya. O di napapagod siya sobra. Amen po? Samantalang dapat delegated. Dapat na may time siyang magpahinga kasi ikaw naman yung tutugtog. Eh, ayaw mo magpagamit. Kawa naman siya. Pero marami siyang reward. Ikaw, wali.
Amen po. So, intentionally serve the Lord. Sabi ng Deuteronomy 10:12, "And now, O Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul." Gusto ng Lord, mahalin mo siya. Gusto ng Lord, sambahin mo siya. Gusto ng Lord, paglingkuran mo siya. We can serve God in every way, anyway. Pero maganda pa rin, we serve God in the church. Amen po? Paano ba yun, Pas? Mag-undergo po tayo ng Divided Bible Seminar. Kasi required po yun para establish yung faith natin. Kasi dahil worker ka, anybody can ask you questions. Halimbawa, may first timer, anong belief nyo? Ha? Teka lang, tawagin mo yung pastor. Kasi hindi ka nag-aral. I mean, hindi ka nag-undergo ng seminar. Pero pag nag-undergo ka, kahit hindi ka pastor, dahil nag-aral ka, kahit may magtanong sa'yo, you know what to answer them. Kaya it's for our own benefit then. Para strong yung ating belief sa faith natin kay Lord. Bakit ang pangalan niyo Jesus is Lord? Bakit Jesus lang? Bakit walang God the Father? Walang God the Son? Di ba nagsiselo si God the Father tsaka si God the Holy Spirit? Puro kayo Jesus. So kaya mo yung sagutin pag nag-undergo ka ng seminar. Amen po ba? Yan. Kaya po, we require yung mga workers ng church mag-undergo ng seminar. 13 weeks lang yon. Tapos may napag-graduate na tayo eh. Tapos meron pang encounter. Pero lahat ng yon ay geared for us to grow in the grace and in the knowledge of the Lord. Para pag-growing na tayo sa ating knowledge of God, then we can serve Him. Amen po? Nag-start din po ako sa ganyan. Uma-attend lang. Eh dahil madalas akong umaaten, ala akong absent kada Sunday. Tapos pag umaten na ako, hindi ako nakamaong, hindi ako naka-t-shirt. Kasi yun yung turo ng tatay ko eh. Tatay ko yung unang nagpastor. Pag ikaw pupunta ka ng church, huwag kang nakamaong. Huwag kang naka-t-shirt kasi sasamba ka kay Lord. Dapat Sunday best na damit. So atin ako na naka-full gospel, kapalda, kaya naka-dress. Eh lagi akong umaaten. Hindi ako sa unahan umupo, pero nakikita nila ako. Hanggang sa isang araw, makalipas ng ilang buwan pagdadalo. At alam nila yung kilala nila papa ko, alam nilang matagal na ako. Aba, ako ay na kalabit. Ah, sister, pwede ka bang mag-opening prayer? Ha? Oh, sige. Bawal tumanggi. O di nagustuhan din yung opening prayer. Sunod, sister, pwede ka bang mag-closing? Ha? Oh, sige ho. Diyan, paulit-ulit yun. Opening, closing. Kasi hindi ako nalilate. Kasi nung mga panahong yun, yung assignment, impromptu. Ah, ngayon hindi. Naka-ano na yan. Naka-programa na. 1 month. Alam na sinong tatayo. Eh, isang araw, kung nag-worship sa Lord, may kumapit na naman. Sabi niya, sister, pwede ka bang mag-exert ng offering? Oh! Ayun yung ayaw ko eh. Kasi ang thought ko, pagka nag-opening and closing ka, nakapikit yung mga tao. Okay lang yun, no? Eh, pag-offering na, mag-explain ka, dilat na dilat yung mga tao. Doon ko naramdaman yung kaba. Nanginig yung microphone. Pero, nagpatuloy sa Lord. Bakalain mo ba naman na magiging pastor sa biyaya at habag ng Lord. Pero nagsimula yan sa pagdadalo, malimit na pagdadalo, at pag-aaral at pagsunod sa mga instruction ng nakakataas sa atin. Huwag magmadali dahil ang Diyos sa Kanya nang gagaling ang promotion. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Letter T, trust Him always. O, paborito natin itong verse. Sabay-sabay nating basahin ang Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Yan. So, ano man yung mangyari sa buhay natin, huwag tayong kakalas sa Panginoon. Yung, usually yung pag namatayan, doon yung maraming tanong ngayon, Lord, bakit siya? Ano, iba na lang. Yeah, usually ganun yung tanong, bakit siya pa? Bakit siya pa? Sana iba na lang? Talaga. Anyway, pero yun talaga yung litanya. So, sa mga panahong hindi mo naintindihan, huwag din yun yung panahong bibitaw ka kay Lord. Sa mga panahong hindi mo naintindihan, bakit nangyari, yung mga nangyari, the more kang kumapit. Kasi hindi mo alam kung bakit eh. Pero ang Lord alam niya. Nothing
catch the Lord by surprise. Walang surprise sa Panginoon. Lahat ng nangyayari at mangyayari, alam niya at pinapayagan niya kasi may purpose siya. At the time na it's happening, pwedeng di natin maintindihan. Pero huwag tayong kumalas, lalo tayong kumapit at magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Halimbawa, meron tayong anak ni yung pastora natin sa Canada, Pastora Anna. Siya po yung MC last anniversary. Yung kanyang panganay na anak, dalawa lang anak niya, isang lalaki, isang babae. Yung panganay niyang anak, yung lalaki, namatay. Mga 25 years old lang. Napakabata. Active sa church. Nag-best me. So talagang may plano ang Lord. Maging pastor later on, we believe. Namatay. So if you are the mother, you are the pastor, anong pwede mong tanong? Madami. Pero kung tayo man may mga ganong sitwasyon, bigla kang nawala ng trabaho, biglang nagkaroon ng sobrang bigat na problema sa pamilya, sa trabaho, nawala ng mahal sa buhay, binetray ka ng mahal mo sa buhay, nagawan ka ng pagkakasalang di mo ubos maisip na magagawa niya sa'yo. Sa mga panahon yung di mo maintindihan, lalo kang kumapit sa Panginoon at magtiwala. Dahil sa oras na umalis ka, lalo kang babaksak. Eh, we need to be unbreakable. We can only be unbreakable kung nakakapit tayo at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. One day, the Lord will allow us to understand why. But usually at that time, ang daming tanong. So kahit may tanong ka, kapit ka pa rin sa Lord. Kapit kang nakapikit. Hindi mo naintindihan. Sabi nga ni John Maxwell, if you cannot locate the hand of God, asan ka dito, Panginoon? If you cannot locate the hand of God, always trust His heart. He will forever be a good God. A good, gracious, merciful, loving, purposeful God. May dahilan ng lahat. And He knows what He's doing. Amen? And He will do what is good in His sight. Yung alam niyang mainam, yung alam niyang mabuti, yun yung gagawin niya. At mas maalam siya sa atin. Amen po ba? Kaya magtiwala na lang tayo parate. Easier said than done, pero let these words remind us na as human, kulang ang ating pangunawa. Pero ang Diyos, He is sovereign, He knows what He's doing, and He is always over and above us. Amen po! Palakpakan natin ang Lord. And last, endeavor to bear fruit for Him. Mag-desire tayo noon, Lord, magbunga ako. Magkaroon ng magandang resulta yung aking buhay habang ako ay konektado sa iyo. Sabi ni Jesus sa John 15:8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. As we unite with Christ and become unbearable, let it be na merong output, merong outward manifestation yung relasyon natin sa Panginoon. Let us bear fruit. Una, magkaroon ng magagandang pagbabago. Malalaman nyo yun, dati mainitin ulo ko, ngayon di na masyado. Dati ganito ako, ngayon di na masyado. Diba? Unti-unti, di naman immediately na isa ka ng bagong nilalang. Dahan-dahan. Dati ganito pero aba, mukhang nagkaka-halo na ako So let there be outward manifestation, changes, positive changes sa ating relasyon. Pangalawa, yung meron tayong naaakay. Di ba ang sabi ko sa inyo last week, ang pinakamadali-daling crown is the crown of rejoicing. At ito'y ibibigay sa mga nagsosoul win, nagyayaya ng mga tao. Atin ka sa church namin. Pag yung in-invite nyo ay nakadalo at nanatili, hanggang sa dumating si Lord, may crown of rejoicing ka. And that is a fruit. Ito po ay bunga. Amen? May bunga kasi may sumusunod na sa'yo. Meron ka nang naaakay. Meron ka nang nadidisciple. Meron kang natuturuan, natitimothy. Yun ay bunga rin. At bunga rin yung fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control.
madali ka nang, hindi ka na madaling magalit. Nakokontrol mo na, hindi ka nang malalim. At hindi ka madaling uminit ang ulo. O kaya, hindi ka patola. Hindi mo i-insist yung gusto mo para lang manalo ka or masabing matalino ka. Kundi willing kang mag-give way para lang makita ang pagiging gentle ng Lord sa buhay. In this world, it's not, hindi laging importanteng manalo. Na manalo sa debate, manalo sa diskusyon, manalo sa argumento, ang mahalaga, intact pa rin yung relasyon. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. So ito yun, no? Unite with God. Let's all have a recap. Paano mag-unite with God? You? And? I? T? And E? Balikan natin yung Ecclesiastes 4:12. Ito na rin yung ating concluding word. A person standing alone can be attacked and defeated. Kaya huwag kang papayag na mag-isa ka lang. Pagka may problema ka, mandamay ka. Paano yung pass? Mandamay. Ibig sabihin, maghanap ka ng kausap para magpag-pray ka. Yung mga mabibigat, huwag kang mag-isa. Kung kailan ka malungkot, huwag mong hayaang ma-overcome ka ng lungkot. Doon pumapasok yung depression, anxiety. Kaya, pag may pinagdadaanan ka, mandamay ka. Hindi, ibig sabihin, magtawag ka na, uy, may problema ako. Can I, speak with you? Ganyan. Pastora! Ha? Pastora! Reach out for someone to be with. Amen? To share with. Kasi hindi natin kaya mag-isa. And the Lord will provide yung mga pwede nating kausap. Mag-reach out ka. Andito kami. Lahat ba tayo available for one another? Yeah. Bigay niyo cellphone number niyo. Hindi, marami tayong kaparaanan to reach out to others. Meron tayong Facebook. Meron tayong group chat. Kung ayaw niyo doon sa ating group chat, i-PM niyo ko. Andun yung pangalan ko. Pastora! Hindi mo ako kilala. Pero kilala kita. Pa-help. Mamaya nga po, meron akong funeral service eh. Malayo sa Commonwealth. Kasi yung isa nating friend sa Canada, namatay yung nanay. Mabigat yun. Diba? Pero nag-reach out siya, Pat, pwede mo ba akong puntahan? Sige na, please. Pwede kang makiusap. Kung ano man yung maitutulong ko, why not? Amen po. Let's extend our hands to our brethren para unbreakable tayong lahat. Para pag ikaw rin yung nangangailangan, pero ding haabot sa'yo. Amen po. So a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Pero three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Let God be in the center of our relationship, of our lives, in good times, even in bad times. Huwag natin siyang kakalimutan. Siya una nating tawagin. At kapag kasama natin ng Lord, walang hindi tayo kayang pagtagumpayin. Amen po? Palakpakan po natin ng Lord and let us all stand in the presence of God. Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, we bless your name. Hallelujah. Oh, we give you praise, God. We honor you. We adore you. Hallelujah, Jesus. Oh, sige po tayo ay umukod, pumikit, and let us utter our praises to Jesus, who never leaves us nor forsake us. He is for us. He is a good God, and His goodness overflows. He will forever be good, forever gracious, forever loving, forgiving. He is for us, never against us. Thank you, Jesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From
that I wake up till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, now I will live with the goodness of God. Sing of the goodness of God. Oh, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Our goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh,
Maraming panahon at pagkakataon, kami nadudurog, kami nawawasak. Pero andyan ka para sa amin. Patawad sa mga pagkakataong nabibitawan namin ang hawak namin sa inyo, O Diyos. Patawad sa mga pagkakataong ikay aming nababaliwala. Para sa umagang ito, aming pinapahayag, kailangan ka namin. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Samahan mo kami, O Diyos. Huwag mo kaming bibitawan. Ikaw ang magpalakas at magpatatag sa amin. Di man namin alam ano yung mangyayari. Pero sa'yo kami, lubos na magtitiwala. At alam naming sagot mo kami. You are for us, never against us. And you will carry us through. For in our weakness, you will be our strength. Sabi natin, Panginoong Jesus, kailangan po kita. Kailangan po kita. Araw-araw. Ng aking buhay. Wala po akong magagawa. Kung ikay wala sa akin. Inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Mahina. Marupok. Patawarin niyo po ako. Hugasan at linisin niyo po. Ang aking puso't buhay. Inyong banal na dugo. Namatay ka para sa akin. Nabuhay kang muli para pa rin sa akin. Tulungan mo pa rin po akong mabuhay para sa iyo. Kawang aking Diyos. Panginoon. Hari. Sarili kong tagapagligtas. Nais pa kitang makilala. Aranasan. Mapaglingkuran. Ako'y iyong patatagin. Malakasin. Ako'y makapagbigay. Ng karangalan. Kaluwalhatian. Sa iyong pangalan. Gamitin mo po ako. Ayon sa iyong kaloob. Puspusin niyo po ako. Ngayong Santong Espiritu. At pagharian. Habang ako'y nabubuhay. Ang buhay kong ito. Alay at handog ko. Para lamang sa iyo. Salamat, Panginoon. Kung na lang po ang mananalangin, kung meron po kayong mabigat na problema, may pinagdadaanan o kaya sakit karamdaman, taas na lang ang yung kanang kamay. Abutin natin ang presensya ng Lord. Hallelujah. At umusal tayo ng paghingi ng tulong. Huwag nating gayahin si Adan. Akala nila kaya nila mag-isa. But we reach our hands to the Lord. God help us. God save us. God heal us. God deliver us. We need you. Come and rescue your people. Help us, God. Save us. Heal us, Lord Jesus. For you are all that we need. And you are more than enough for us. Let your goodness flow and overflow in the lives of your people. Let your goodness be felt in our hearts and in our lives. You are forever a good and gracious God, merciful, loving, forgiving, caring. Oh yes, Lord, fill your children with your love. Sila yung pangalak mo kay Kristo Jesus. Damayan mo sila, Panginoon. Patatagin mo sila. Palakasin mo sila, O Diyos. Tulungan sila dahil sila yung mga anak mo. In the name of Jesus, let no one of us take our hands off you. Because, Lord, ikaw ang humawak at kumapit sa amin. Kahabagan mo kami, Panginoon, at sa aming patuloy na paglakad sa mundong ito, patuloy mo kami palakasin at patatagin dahil alam namin hindi mo kami iwan. Hindi mo kami pababayan. Stretch forth your hands to the Lord. God, abutin mo bawat kamay na ito, O Diyos, at panaluin ang ibayong kalakasan, katatagan, kalusugan. Lord, release the benefits of the cross. Release all heavenly blessings to your
your people as they put their trust and confidence in you. I know they will never be disappointed. For you are more than enough, Lord, and you will show to them you are worthy of their trust, you are worthy of their confidence, you are worthy of their worship. Bless your people and let them be a blessing in the name of Jesus. At hanggang sa iyong pangalawang pagdating, madatnan mo po kami, ikaw at ikaw lang ang sinasamba, pinupuri, tiniwalhati sa pangalan ni Jesus. Now let us open our mouth and let us thank the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Yes, the Lord is good and His mercy forever. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.